Iyan ang treated water na inilalabas ng bagong bukas na Libertad Sewage Treatment Plant na pinapasukan ng napakaduming tubig mula naman sa Estero de Tripa, Digalina. Pinasinayaan ni na MMDA Acting Chairman Romando de Artes, Environment Undersecretary Jonas Leones at mga lokal na opisyal ng lungsod ng Pasay ang bagong pasilidad. Sinabi ni Artes na ang kalidad ng tubig na dumaan sa treatment plant at dumadaloy palabas ng Manila Bay ay maari ng ipangligo. Nakita nyo naman po siguro yung tubig na dinidischarge galing sa STP. Ito po ay maputi at malinis. At actually, sabi po nga po ni Director Jake, pwede na pong ipampaligo yung tubig na yan. Ayon pa sa opisyal, may target na makapagbukas ng karagdagang katulad na planta para makamit ang pangarap nilang muling malanguyan ang Manila Bay. At marami pa po itong itatayo. Meron pa pong 5 na itatayo. Ito po ay para pagsunod sa utos ng Korte Suprema na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganoon din po ang mga local government units, na linisin yung Manila Bay. At ang purpose po nitong, or ang ultimate goal ng pagtatayo ng mga sewerage treatment plants na ito ay para pagdating ng araw ay malanguyan po yung Manila Bay ng ating mga kababayan dito sa National Capital Region. Ibinahagi pa niya na dahil sa pagtutulungan ng mga kinauukulang ahensya, na ibaba na lang husto ang coliform level sa tubig sa Manila Bay. Nagsimula ito ng nasa 3 bilyon, Yusek Leones, nagsimula po yung coliform na nasa 3 bilyon. Ngayon po bumababa na ito ng a few hundred to a few thousand, kaya lang naman po hindi masagad ay dahil meron pa pala pong mga drainage na hindi namin na-capture dito sa STP na ito dahil mga sinauna daw po itong drainage na hindi po namin makita kung saan yung source. Tinakpan muna nila pansamantala ang mga nadiskubring antigong outlaw o lagusan ng tubig habang pinag-iisipan nila ang pinakamabuting paraan para tuluyan ng maipasara ang mga ito. At malaking gawain kung bubungkalin po natin para makita. So patuloy po naman pinag-aaralan yan para ma-address po completely yung problema. Ngayon po, ang ginawa po natin para malaman kung saan siya nanggagaling ay isinara muna para po pag napuno, makita natin kung saan siya aapaw para makita po kung saan yung estero na yan or saan yung drainage na nanggagaling yan. Para pag nakita po natin ay maidugsong po natin dito, ma-capture din natin yung tubig na dumadaloy dyan at mapadaan po natin dito sa STP. Pagtitiyak lang din ng opisyal, hindi naman magdudulot ng pagbaha ang pagtatakip sa mga nadiskubring antigong daluyan ng tubig. It will not cause flooding naman, sir, kasi sinara. Hindi naman po. Kasi mahina po yung daloy ng tubig. Kahit na po sa tag-ulan, hindi naman po siya ganoong kalakas. So we assume na lumang estero to at maliit lang na drainage if ever ang nakakabit. Gusto lang po talaga natin makita kung saan ang gagaling yung tubig na lumalabas doon sa particular na culvert na yun. Ngayon ay tinatambakan na ang bahagi ng Manila Bay para sa higit 20 reclamation projects na nangangahulugan na 9,000 hektarya ng dagat ang tatambakan ng lupa. Tiniyak ni Artes na maglalagay sila ng bukod na sewage treatment plant sa bagong reclaim areas ng Manila Bay. Yung naman pong mga establishments na yan na ilalagay doon sa reclaim area, for sure lalagyan po ng STP yan as a requirement. So kahit na po magtayo ng bagong establishment doon na nasa malayo dito sa STP na to, hindi po maapektuhan yung kalidad ng tubig supposedly dahil dapat po meron silang sariling treatment facility. Jan Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.